discourse. Oo, pero yun na nga. Thank you so much for that wonderful answer. Final round! Pang-anim na games! Sanhok pa rin! Dito sa day one! Sanhok pa rin ang ating mapa. Mula nagsisimula ang ating plane path dito naman sa ating hating perimeter. Bahati. Hanggang dulo sa ng ducks. Ating box. Nako, talaga. Iba talaga ang gusto ng Beck-Beck Airlines. Saan ba nagdadrop ang Beck-Beck ko? Sa Dax daw. Ganun daw talaga. And we will see if ano kaya ang story na ma-unfold natin dito. May mga love stories kasi ang mga players. Katulad ng UTG International at sa Demigods Incognito. As well, we have the KHI Esports against our Elevate Reborn. And Anarchist PH Intrepid versus Code Esports naman. Pero syempre, hindi rin nagpapatalo ang ating mga Obsession Kids na dahil obsessed sila sa kills. Kanina nakita natin yung ating plane path is nasa pinakababa. Pero bukhang dinala naman nila sa pinakataas and tingnan mo yung hati to-oso. Nila. No? 30% of our safe zone Panorte, is no? Nasa tubig. Tapos naman 70% is nasa land. So mukhang eto na kaya yung ating, wag na natin lagyan ng caster scripts, baka hindi pa matuloy kasi gusto natin makakita ng maraming palaka dito sa ating PMCO 2021. Oh, titignan natin kung kakayanin ba nila kasi nakikita natin ngayon ang puntos ng Demigod Incognito with the top 1 spot, 71 in total points. Nasusundan to ng APH with that 69 in total points. Ooh. Obsession Kids naman ang susunod with that 67 in total points. And UTG International na napako sa 59 in total points. Code dito. Demigod pa rin ang top 1. Umangat yung pang KHI na umangat sa ating top 6 with that 51 in total points. Yung Code sa KHI nagdodominate ng bracket A. Sa boys. Meron silang dito 44 total points. Hirapan ngayon na. Man, PH dito. Meron silang 37 in total points. And we have here our OGG Blitz placing OGG nga, pangasya mo. With a 29 points. And we have here Militia Esports placing 10 with a 28 points. And we have here Beta Sentinel placing 11 with a 22 points. Givorin placing 12 with a 18 points. And we have here Elevate Reborn placing 13 with a 17 points. War Conquerors XXX placing 14 with a 10 points. And we have here XDX Project Rebirth placing 15 with a 9 points. And we have Pro Legacy 410 placing 16 with the 6 points. Yeah. And titignan natin ang mga pros well, and cons na pwede mangyari din. Kasi ang mga expected natin ngayon, talagang yung expectation is mataas. Pero Demigod KRI na naman, si pare natin Krima na knockdown kanina, 4 beses siyang na knockdown eh. Pero ngayon, titignan natin kung ilang beses na naman ulit. Oh, si JG patay ka agad! First blood! Nakapatay ka agad dito. First blood, go! Demigod, coming from that Elevate, nabawasan na ngayon na isang membro ang Elevate back. And yun na nga, Elevate Esports, ano ang nangyayari sila? Actually, gulat ako, dapat nga fly high sila pagdating sa leaderboard. Pero mukhang, ano yung iba yung lumilipad yung mga players nila patungo sa play safe zone. Parang yun ata yung heaven ng mga players natin. And we will see at this situation, ano nga ba ang ano kaya mga stories to be unfold by our wonderful teams natin, lalong-lalo na grabe yung support ng binigay ng ating mga teams. UTG sobrang solid nila, KHI as well, and actually may nakikita nga ako mga mainit na bakbakan din sa comment section kumbaga hindi lang pala sa battlegrounds yung mainit, pati rin pala yung comment section natin mainit din, mas mainit pa sa hat. Diba? Mas mainit pa sa hat. Uy, pero natutuwa ako dun sa mga comment section. Hindi daw prepared yung kanilang mga mata sa nakita nila sa akin, no? Pero yun nga, sigin si here, 16 teams left. Pero bawas na ng dalawang tao dito dahil 64 dapat yan. Pero nakikita natin, Beta Sentinel ngayon, kailangan nilang kunin yung momentum pa ngayon para mas prepared sila sa day number 2 natin. And day number 1 kasi ito yung pang-create ng momentum eh. So, ang day number 2, dito ilalabas lahat eh. Ilalabas nyo lahat ng strategies, lahat ng kaya nyo gawin. So, yung day number 1, dito nyo malalaman kung papasok ba kayo sa top 8 or hindi. Exactly. So day number 2, dito nyo naman malalaman kung papasok kayo sa top 1 o hindi. Yun yung mga kailangan nyo gawin dito
para ano mo, pa make sure na okay, kami yung champion dito, kami na yung champion dito dahil meron ngayong ganitong puntos na nakuha. Pero nakikita natin depending champion, depending champion natin guys, demi god. Sobrang dikit na dikit. Totoo, totoo. Unlike, not unlike nung ating Group B stages na kung saan si World Cup. Layo eh. Layo, Code Esports. No? Hindi natin aakalain Code Esports pala ang makakapag-set ng score for the Bracket B. Pero, no, momentum will always be there. Wala tayong nakitang teams na consistent on the top one. Iba-iba. Kumbaga, may variety. And that shows how teams here are, I mean, pinapatunayan lang na ang dami palang magagaling mga teams dito sa Pilipinas. And eventually, Demigods Incognito. Tingnan natin. Napakaganda. Napakaganda na kanilang pinakita on the previous matches. Consistent as always. Diba? Mm-hmm. And we'll see if they will have another shot sa ating mga PMCOC wildcard. Yeah, and si pare nating map dito, ang Giborim, kailangan din nilang bumawi. Kahit na medyo mataas na ang putos nila, nakakuha na sila ng momentum on that fourth match natin. Pero ngayon, medyo mababa pa rin ang kanilang puntos para mapasok sa ating top 1. Eh, kailangan talaga nila dito bumawi ng bumawi ng bumawi. Kumbaga, super saiyan kung super saiyan talaga. Naka ultra instinct tapos may ano ka, may... Nakapalagdala ko ng tagal o. Meron kang super saiyan 5. Lahat ng super saiyan pag-join-join mo na para makapanalo ka dito sa ating game. Pero nakikita natin ngayon, Bek. Mukhang maganda sa ating paningin. Medyo makulay ang mga mapa dito. Makulay ang buhay pag may gulay. Oy, alam mo ba? Fun fact, hindi pala kumakain doon. Hindi daw kumakain ng gulay si Edut. Ay, hindi pala. sabi nila, sabi ng mga viewers natin, hindi daw kumakain si Edut ng gulay. Pero kumakain naman daw siya malunggay, sabi sa kanya. Eh di kumakain din siya ng gulay, ibig sabihin noon. Pero dito, nakikita natin, nagkakainan na ng mga bala as the play season is medyo paangat dito. Ah. So, more on, wala na tayong tubig. Ah. Pero pwede pa rin itong bumaba na bahagya sa may bandang bootcamp. Pero more on land na tayo ngayon, Bet. Exactly. And ano, akala natin, baka bukas doon natin makikita na maraming ano, floating tigers. floating frogs dito sa games natin. And yun na nga, naglalaban na dito ating mga Bera. Alright, Bera, GG. Ito na. Please, MM natin. Mukhang sinusubukan niyang ispray dito ang mga Oasis. Oh, kung sinugol pa niyo. Sinugol pa niyo. Dito si Eminem natin. O, Beta, Sentinels, and inubos siya agad ng OGG Blitz. Hindi pa rin talaga tapos dahil dito naman ang Beta Sentinels is eto na. Tatlong miyembro ang natitira kami from the Beta Sentinels pero OGG Blitz dito. Alam natin na sobrang init dito as of now kasi gustong gusto talaga nilang kunin yung kanilang spot. Pero eto na, si pare nating newbie lumilikod dito sa may bandang likod ng side ng Beta Sentinels. Pero nakikita natin magapang ngayon ang pinakamagaling magtago dito sa Beta Sentinels. Si pare nating OGG na rin, hindi pa rin naman. Si pare nating newbie kumakain ng kanyang bala dito kami from the Beta Sentinels. Ayun, anong gagawin mo? And nakto-nako, sabi dito na pare nating Wako. And eto na nga si Optimizer, isa akyat ba? And Beta Wako dito. Pinus na ni Uno. Pero si Michi and si pare natin Picon. Picon na Picon pa yan. Kanina pa kasi ubos na sila ngayon. Dalawa na lamang sila. 2v4 situation here. Pare nating Michi hindi na siya makakapagtago dahil wala na sasakyan. And si Picon na lamang natitiri dito. Nagpapanggap na unggoy. Pero here comes the monkey. Titignan natin kung tatama ba yung mga bala. Pero Beta Sentinels magbabay no? Sa game number 6. See you tomorrow. Unang team na na-out. Beta Sentinels. Pakto-labi na kagad sa ating position. Oo nga eh. And we will see here if ano kaya ang mangyayari sa ating Oasis. Oo, ano nga ba mangyayari dito sa OGG Blitz? Kasi 4 kills na kagad-agad ang kanilang natamo. And ito ang maganda dito sa OGG Blitz na talagang miniature nila na hindi sila magkakaroon ng early engagement fights na mauubos sila kaagad-agad.
na katulad kanina eh, kapag nagkaroon sila early engagement fight, eh sila yung nauubos. Pero on the latter part kasi ngayon is na-make sure nila na buhay silang apat. Exactly. And we have your our OGG natin, no? Masaya pa rin naman ang kanilang pinagpwestahan. 4 kills agad. Grabe yung bawi, no? Ng ating mga OGG. Wala ka nila magbatak talaga sa kasi. Of masaya. Parang, para ano din, parang masayang masaya din ang KHI Esports dahil hindi sila natusun. No? Parang masaya din si manager nila. And talagang happy birthday talaga kay Kesh Valyes, no? Ang ating KHI manager. Talagang kinuha baka talaga. Baka naman boss. Ay, baka naman boss. Oo, baka naman boss. Pero grabe, goods na goods happy pa rin birthday. Naman. No? Akala natin matutusun KHI Esports. Pero hindi eh. Napakagaling. Oh, happy na birthday pa. Pero nakikita natin dito. Feliz. H2R. Feliz Navidad. Iba yung tono. Happy na birthday pa. Pero nakikita natin. Nagkakaroon ng bakbakan dito ang mga other teams. Pero Militia Esports mukhang nag-keep dito na KHI Esports doon sa may bandang gitna. Pero yung tignan mo yung Pro Legas. Amigos, wala pa rin so. Yung number 5 natin kanila papalate late rotation. Exactly. Pero si Blacks is wala. Goods in the woods pa rin naman sila. Kamado yung pag ganyan. Consistent silang nasa top. Yun nga lang talaga. Yun kinakabahan ako minsan. Nung previous game. KHI Esports, hinihintay lang natin kung matutusan kaya sila sa ating last match. Kasi andun yung pattern and sila kaya ang nakapag-break ng pattern na to. Wala lot ng birthday ng kanilang manager talaga. Eh, no? Pero nakikita natin dito, Elevate is katapat nila dito. Ang ibang team na alam natin, kaya silang tapatan dito. Lalo't at Obsession Kids na yan eh. Alam namin ni Beck kung anong kakayanan dito na Obsession Kids na lalo't at 15 teams pa rin ang natitira and 57 pa rin ang buhay na buhay. Kikita live. Pero alam natin dito, ang Elevate, kanina sumasayaw sila. Sumasayaw lagi. Sa may ng bundok, tapos sila yung naubos. Nag-challenge lang sila. Pero ngayon, titignan natin kung makakasayaw ba sila dahil Obsession Kids na ang katapat nila dito, Beck. Exactly. And ano eh, parang hindi caught up in a bad romance yung Elevate Esports. Parang caught up in a bad zone ang ating mga kaibigan natin dito. Pero UTG, mukhang malapit lang din sila sa mga positions ng ating mga Militia Esports. So basically, it's all going to be a battle between these two amazing teams. And we have with the Giborim. Alam natin ang Giborim. Medyo natutusan sila ng mga previous games natin. Mapapalaban UTG ngayon. And dalawa, we will ayun, see ayun, sa icon, what for is true. Going to happen sa Uy. Kanila. Lalo na nakapag-raise the Uy, ball sila. Uy, lalaban mo tayo! Our UTG International. Nakakamatay na yung mga player. Now then, ang ating pareng MES natin na si Iken. So sobrang meeting up. So sobrang conflict talaga ang dalawa natin dito. So Militia versus UTG. Kanino ka? Parang parang badminton na nagpapaluan lang ng shuttle. Yan! Sa Giborim ako siyempre. Giborim ka? Grabe naman. Wala doon sa choices na sinabi ko. Oo, wala sa choices. Kasi Giborim, tignan mo, nakikisali. Nakikisali. Giborim doon sa may bandang likod. UTG sa harap. Giborim sa likod. Uy, pero nakikita natin ngayon. May monkey. Oh, may monkey. Galit ang monkey niya. Napapansin ko sa UTG. Isa-isa sila. May alaga sila. Bawat isa. Pero si Edutin, ito yung walang alaga eh. Ito yung lagi nakalaga. Lagi na kaya pakihan. Si Edutin. Baka chinilo si Hugh. Baka naman daw. Pero yun, di ba, meron may monkey, may Barney. Meron ding bird, 'di ba? May kalapati, may kalapati guy, 'di ba? Hindi ko nga alam kung ano ba talaga, parang mas masakit pa ata yung sinabi mo dun sa mga comment section. Ha? Ay. Pero yun ang nakikita natin dito, ang Militia Esports doon, and hindi pa rin talaga natatapos. Hindi sila natatakot sa UTG. Wala, kahit nabawasan sila ng isang miyembro dito, pero he comes to Bob, tatamaan ba? Pero yun ang nakapatay doon, si Bro coming from that Wam, Demigod Wam, and si pari natin. Wala, iniwan na pala si Wam. Demigod ang nauubos dito. Oh, dumisengage na yung Demigod. Pabor na naman sa APH yung zone, Bix. Wala, dalawa na iwan. Alam mo talaga, sabi mo, di mo alam pero safe yung papasukan ng Demigod. Mas makikita na natin na yun kung paano
uubusin ng APH ang mga teams na to. XTX natin, buhay na buhay pa rin ang kanilang mga digmaan dahil may mga demigods, lang sa harap, pero demigods lang kayo. XTX kami, papatayin namin kayo on an instant. And kitang-kita na natin ang ating mga Militia Esports, mukhang nagmamamba out na sila sa UTG. Takot na takot ata lumaban. Tumakbo na sila. Hindi, wala sila yun. Ano ang ating mga Militia Esports sa ating mga objectives UTG International? Yun lang. Oh my God! Pagpasok-pasok, doon pa sila madadali. Sisi natin dito, knockout tas and ignited by the Kingsman. You bow down to the Kingsman, the Secret Service, and yung service na yon, patayin ang iyong taxi. Ubus, patay siya doon eh, no? In your dreams daw, sabi dito ni Dreams eh. Bawi ka na lang dito, sabi dito ni In Your Dreams. Pero kay HI dito, baka naman sa manager nila, nakikita natin dito, nagkakaroon. Simula na laban. Pero dito naman si pare natin kayo. Si Krinchy na lang. Na pare lang dito. Baka na mabubuhat pa kaya nag rito? Pinatay doon nila isang member dito, ay dalawang member na XTX. Ngayon binabawihan siya dito ng KRI. Pero yung ODG dito, nagkakaroon ng tansyahan coming from the other team. Pero Giborim, ang aking boto kanina. Pero mukhang maganda ang ginagawa ng Giborim, pero Giborim, babay day number 2 sa UTG kayo, upper squad pa yung UTG. Si Big Word talaga, alam mo talagang pag gumalaw dati, si sabi, rin, no? Sabi ko Labrador, nagkamali lang ako doon, pero na yun, Terminator na Labrador. Hindi lang galit si Barney Bigor Labrador Bigor, pero galit din ang kanyang Terminator. Galit na galit talaga eh, pero nakikita mo. Ang galit, Jorn. Gustong manakit. Ang UTG ngayon, meron na silang 4 kills. Beka, mukhang mainit. Pero eto na. Paradise Resort. Eto na. Fully booked mga boss. Hindi, isa lang eh nandun eh. Ay, meron sa gilid. May papasok pa lang eh. Gustong makipag-book. Elevate deep. Na out dito si Zai against our War Conquerors XXX. Ine-80s ka na. Ni Dips dito. Ang sarap naman ng isang fish. Oh, patay po ni Chris ito. Parang binawi yung damage yung mga extreme X. No, kumbaga, yung sauce ng chips ng War Conquerors. Oh, pero hindi pa rin talaga tapos dito, lalo't at kinakain na sila ng PlayStation. And eto, kakayanin pa dito ng Obsession Kids na lalo't na takaabang ang mga War Conquerors dito. Ayun, tumalon! Grabe naman! I think hindi na kakayanin eh. Masakit. Masakit pa sa iniwan ng jowa ang pag-knockout nila dito. Ipit sila, 9 o'clock. 10 o'clock, 11 o'clock. Pag sa APH pa rin yan napunta. Ewan ko na lang. Taming team mo. May basa. Walang kalaban yung damage ko. Ay, putang ni Page pa rin. Grabe. Pero still, dito pa rin. Grabe sa ni Page. As we have UT International na out natin dito. Vigor at 4th row na lang. Ang natitira. Kay Maximo. Code Esports nasa harap. Vigor, gumagod po. Minamaximize nga ang ating playground. Battleground natin dito dahil nandyan na ang ating Terminator team. Pero bubagsak ang ating Terminator sa ating mga aliens ng Code Esports. Ubos ang Code dito. UTG International, isa na lamang natitira si pare nating Porto. Porto na lang. Umabato pa dito ng bomba si Porto. And here comes the Bob. Tatangaamba ng bomba pero hindi pa rin. UTG International, ubos na lawaan, Bek! Ay, grabe naman. Ubos agad ang ating mga... Ano, porker na, oh. Paka-bonjo yan. Code. Still alive and well. Talagang mabonjo yan sa UTG. Ubus talaga. Tignan mo, dalawang membro dito ng Code. Nakipag 2v4 dito yung Code. Naubos ang UTG International. Pero nakikita mo dito, talagang napakaganda na pinapakita dito ng War Conquerors XXX. And yung mga sad boys natin, hindi na rin mamataan kung nasaan. Lalo't not. May nararamdaman ako, guys. 9 teams left kaagad. May mga player ng Demigod na magiging Blacklist International. Nararamdaman ko eh. Caster natin na si Paolo B na sa ibang bangbang naman siya. Ay, ibang bangbang. Sa ibang bangbang naman daw siya. So dito na tayo sa ating... Si Oblak yun eh. Oh, grabe naman yun. Pero syempre dito na tayo. OGG natin. Nasa gitna. Anarchist PH nasa Gedli. Pero hindi na nga marerevive si Gustavo. Oh, GG pa zone! Onting-onting nang nagbabasakan na. Oy! Grabe! Hindi na clutch. Ay, sayang talaga yun. Raibon, akala ko ba Superman ka? Ay, pala si Gagamboy. Gagamboy pa. Nabago na. Si Gagamboy yun eh. Pero hindi niya nasaputan eh. Paghihilaan niya dun kay ang Provinciano Gustavo. Nabago na pala. Hindi ako informed. Si
hindi gagambay yun eh. Hindi daw siya Spider-Man eh. Pero nakikita natin ngayon, APH, wala na sa kanila ang play safe zone. Pero ang malamang ko sa malamang, nasa kanila pa din. Baka pasok pa rin ng top 5 turn pag ganyan. Pa nila dito. Pero nakikita mo, makulay na makulay. Bro, ang ating okay. Safe din yung game sa ilalim. Walang kalaban. Hindi nga lang, parang open yung position nila. Ano? Still, the fire is on. Oh, nakikita na yun. Tila sila kinakancel dito ng mga team. Kasi may nagrenate pa sa Pro League. Kasi what's pangatid doon yung Richie? Ng ating Yo Rich but not so rich pag-aim niya sa ating mga code and knockout siya by our code Maximo. And dito nga si OGG, si Uno na pinatid na boy, nagrenate sa Saitawa. Pero mukhang mahihirapan dahil andito na ang mga sad boys natin and spraying lang with the 3x in UB but hindi nga going to be enough. Oh! In the game. Pasok po, Demigod! Pero nakikita mo si pare nating Uno, knockdown na. Baka Demigod Spirit to. Ang mga sad boy, papasukin ng OGG Blitz. And ito na nga, 3v3 situation here. Pero OGG Blitz dito, minanage na lumabas muna sa kanilang mga bahay dito. Nirespeto kung anong kayang ibigay ng mga sad boy. Oh, si Raymond, Drakno ni Kree. He comes down sa may bandang dulo. Ang war, Congress. Down to 16 players. Itignan natin kung kakayanin. Tatlabas sa OGG, tatlo sa War Conqueror Sad Boys versus si Dave Blitz, tatlo rin sa ating Triple X, dalawa sa ating Demigod. EPH natin, tatlo pa yata. EPH ang tinatansya nila. Sila ng mga Sad Boys. Sa ano, OGG Blitz? Ah, bagsakin ka kampi niya. Ay, OGNAM. Kumbaga, civil war to ni Captain America versus Iron Man. Pero Captain Pinas to at saka ano, Bakal Boy. No, Bakal Boy yung ano, yung civil war nila. Bakal Boy, pero nakikita natin ngayon. War dito, War Conquerors is papasok. Ito lang po, nawalan na ng buhay dito ang isang miyembro nila, pero pinasok na nga dito. Pinasok na, ayan pa. Conquerors. Ah, naubos pa yung Sad Boys! Boss! Ang War Conquerors Sad Boys! Uy, okay kayo dyan! Pumasok kayo sa kwarto, eh! Grabe, yun ako po. Kita rin siya sa gilid. Bakit nagre-revive sila sa open? Ine-ekis nila. Unti-unti. Sana gumapang sila sa kwarto. Blitz natin dito. Oh, si Kree na lang. Asaan ang KHI? Kree. Namatay na sa mga kamay ng kalaban. Tatlo. APH. Optimizer. Parang di pa rin nare-revive. War Conqueror still in si our Raimbon bagsak in Dave. Si Raimbon natin. Bumagsak. Ah, si Kree yun. Tutuklawin na. Si Kree. Nag-iisa na lang alive for our demigods. Taimik lang. Tanggal na lang bag. It's going to be the okay. Battle of the hindi War napapansin. XXX. Hindi alam ng Triple X. And we have here the demigods. Sino kaya ayaan ang mo lang sila sa tatlong teams? Clutch pa to. Clutch pa to. Wait, malapit. 3 burst 2 burst 1. Kita natin dito. Mukhang ikaklutch pa rin dito. KRI dito, kakayanin ba ni pare natin na, ang sitwasyon, lalo't na't APH dito. Ayan na, oras na! Oras na! It's time! Demigod's Fury, it's time! One first one! Ang nangyari dito, ubos ang APH, international APH. Yung Richie, makakapag-revive pa ba? Tignan natin kung kakayanin ba nila. Pero eto na nga, ngayon, Demigod! Patayin dito. Oh, patuhin pa ng puno! Bang! Tukin pa ng paita! Ah, sumugol na si Yurichi, hindi na nakapag-revive! At na, chicken sponge! Demigod's Fury yan! Ang ginawa ng Demigod dito, tinapos sila with that 6 kill in total. Si puno, chicken! Grabe! Sila ang nag-start ng game, sila din ang nagtapos. Oo, pero tignan mo, key-ear eye doon, si pare nating Kree. Game 1, game 2, chicken dinner from Demigod. On the last moment pa! Grabe ang ating demigods. Oh, chicken po na kuryo. Diba? Patience lang guys, patience. Sino yung nagtapos? Siya yung magtatapos. Sino yung nagsimula? Siya yung nagtapos. Demigods incognito. Upload pa rin natin sa YouTube. Ang bilis ng galawan nila. Napaka-amazing for our demigods incognito to end our yung day number one of the grand finals for the like and share yung ating video. Grabe salamat. Pero nakita mo isang kill lang eh. On the last